Please be seated. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Matibe. In kapampangan for endurance, matibe. Pag bumibili po tayo, hindi lang natin binibili yung magandang design, functionality, magandang mahong, magandang relo, magandang sapatos. Not only the design, the function, the fancy style, and even the price. Ang isang hinahanap natin, durability. Yung nagtatagal, matibay. It will last and will withstand time. It will withstand challenges, even tough times. Even sa mga tao, tayo. Hindi lang yung sapatos, relo, yung binibili mong pantalon na dapat matibay. Yung washing machine dapat matibay. Isang sign kasi ng mumurahin ay yung kagad nasisira. But you have to pay the price para kung gusto mo talagang matibay. Naalala ko nung bata kami, mayroong, I don't promote the product, no? Noon mayroong old commercial. Ang tawag sa relong ito, the tough watch. Yung relo, ilalagay sa paan ng kabayo. Tapos takbo ng takbo yung kabayo. Tapos kukunin dun sa relo ng kabayo yung kabayo. Okay pa rin yung relo. Minsan babagsak nila, galing sa isang matas na bit. Pagkabagsak, okay pa rin. Ang sasabi nila, Timex, the tough watch. Hindi ko po pinopromote, pero kasi isa sa mga hinahanap ng tao ngayon, matibay. Tough times do not last, but tough people do. Yung mga mahirap na dinadaanan natin, hindi naman permanente yan. Yung mga bagyo, mga problema, may dinadaanan tayo mga problema, mga bagyo. Huwag kayong sumama. Dumadaan lang yan. Dapat you could withstand the storms and the trials. Di ba kung minsan sa mga tao, may tinatawag na batak king kasakitan? Kapampangan po yun. Batak king kasakitan. Gusto sabihin, lumaki to, hindi siya sineserve na walang kalyo yung kamay, yung complexion niya, hindi masyadong naarawan, hindi pinagpapawisan. Hindi yun yung nahanap ng kumisan ng quality ng tao. Eh. Yung matanda na, bine-baby pa. Ang kailangan natin ngayon, yung batak, king kasakitan. Anong gusto sabihin nun? Yung dumaan sa maraming pagsubok, sa maraming kahirapan, kasakitan. Sa Latin, may term na description in buildings, it's called firmitas. It's a principle in construction. Actually, tatlo yung principle na yun eh. Voluntas, firmitas, venustas. The purpose, the strength, and the beauty. Pero yung pinakagitna, it's about the strength. Pag nagpapagawa kayo ng bahay, siguraduhin yung hindi lang maganda ang design. Maganda yung pintura, magaganda yung painting o yung ating mga decoration. Firmitas is the quality that makes the building withstand storms, floods, earthquakes, calamities, and the test of time. Yung talagang wear and tear. Yung nagtagal na pero nandyan pa. Kaya nga sa mga kapampangan, mahalaga yung matibe, built on solid rock. It will be enduring, withstanding the worst conditions. Lalo na pa naman dito sa Pilipinas, ang dami nating bagyo, ang dami nating mga sakuna, meron pang mga floodings, meron pa kumisan pinagdaanan natin dito, eruption ng volcano, merong ashfall, meron pang lahar, and all that you could think of, calamities. Hindi tayo naiwan pagdating sa Pilipinas. That's why we understand what you must be prepared to the test of tough reality. Dapat heavy duty.
dito sa simbahan, pag nagpapabili ako ng gripo, pag nagpapabili ako ng doorknob, pag nagpapabili ako ng electric fan, at sa iba pang mga bagay, inahabilin ko, pag bibili kayo ng gripo, tsaka switch, yung mga ginagamit natin, kailangan heavy duty. Bakit heavy duty? Kasi kahit mahal na ng konti, medyo may difference ng presyo, kasi dito sa simbahan, hindi naman pampamilya ang simbahan. Yung gamit dito, hindi lang pampamilya. Sabi nga, pang sports pa. Yung dapat matibay. Halimbawa, yung electric fan natin, napapansin ko, pag nagmimisa ako, gusto niya dito yung electric fan, yung siya, gusto niya dito. Gusto niya, number 3, yung siya, gusto niya, number 1. Yun, natanggal yung, nagawa na this Monday, yung isang electric fan. Kailangan tough, dapat heavy duty. Yung mga microphone natin, bakit? Hindi lang kasi pamilya ang gumagamit. Kung sa bahay, lima lang kayo sa bahay. Lima lang kayo. Pero dito, lahat ng nagsisimba, nagsiswitch, lahat ng sisimba, gumagamit ng mga gamit natin, it has to be tough. Hindi pwedeng built on sand. Ano yung built on sand? Yung weakling, yung mahina. In difficulty, we easily give up immediately. Yung softy, yung sensitive, they surrender easily. Kuminsan ang tawag nila, balat sibuyas. Alam niyo po yung balat ng sibuyas? Una, mahal na po yung sibuyas ngayon. may tapon yung balat. Pwede pa rin. Pero yung gusto nung balat sibuyas, yung manipis lang yung balat. Yung kagad na sasaktan, kagad na susuko, kagad na susugatan. Yes, you can be holy, you can be prayerful, you can be good, but you are too sensitive. Pwedeng banal ka, pwedeng mapagdasal ka, pwedeng mabait na tao ka, pero mahina ang loob. Pwedeng matampuhin, mayayain, and easily affected. I pray that as we come closer to Jesus, hindi lang tayo balat sibuyas o yung a house built on rock, on sand. Yung darating ang bagyo, darating ang ulan, sasama yung bahay. Hindi po ganun. Our gospel invites us, ang isang malaking pundasyon natin, hindi lang yung matibay dahil sa pera o matibay dahil may protection. Ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Diyos ay nakakatulong sa pagiging matibay natin sa ating mga pagsubok. May mga couples po dito, ikakasal sila sa Sabado, mass wedding. Alam niyo po yung kasal sa simbahan, papakasal po kayo. Hindi lang po papilyan na magkakaroon kayo ng legal papers na mag-asawa. Ang salita ng Diyos sa buhay ninyo, pag nandyan ang Diyos sa buhay ninyo, magiging mas matibay ang pamilya ninyo. Magiging mas matibay ang pagsasamahan ninyo. Hindi kayo kagad sumusuko, bumibigay, nagtatampo sa mga pagsubok ng buhay. We become what they call emotionally matured. You don't complain when life does not give according to your wills. Hindi ka kagad nagko-complain. Ba't hindi nangyari sa kagustuhan ko? Not everyone will like you. Not everyone will support you. I also call this emotional agility. Matibay. Kahit anong mga pagsubok na darating, pagpatuloy natin ang buhay. Napansin daw sa mga kabataan ngayon, they are quite softy. Di ba nung bata tayo, pag umuwi tayo, problema natin, meron tayong gas-gas, meron tayong sugat, isan meron tayong meron tayong necklace na tapos yung amoy natin, amoy araw. Kumisan uwi ka, meron kang black eye. Kumisan uwi ka, meron kang sugat. Pero napapansin natin,
yung mga kabataan noon, sorry, hindi sila kagad sumusuko. Bakit? Matibay. Oo, may gasgas dito, nasugat doon. Ako, napilayan na po ako sa bisikleta nung high school ako, no? Nasimento po yung kamay ko. Then you know the dangers and the pain of these challenges. Kaya nga po, we pray that we become strong. Thank you. Ang maging pundasyon natin ay ang salita ng Diyos. The Word of God accompanied in life that makes us endure the test and the challenges of life. Minsan po, meron akong pinagmisa. Byuda po siya. Pero hindi po masyadong alam yung kwento ng kanyang pagkabyuda. Kilala ko rin yung pamilya niya, mga anak niya. Nagsisimba sa misa natin. Tapos po, pinagmisa ko po siya. Nalaman ko, 92 years old na po siya. Alam niyo po, 1968 pa, byuda na siya. 1968, pagkasilang ko. Same year. 53 years na po siya nag-iisa. Teacher po siya. Teacher. Eh, yung mga anak niya, pinalaki niya. Hindi ko alam kung 4 o 5 yung anak niya. Pinaaral niya. Habang nagtuturo daw siya, minsan nagtitinda siya. Nagtuturo siya, meron siya ibang sideline. Bago siya magturo, magtatrabaho muna ng ibang trabaho para lang matapos ang kanyang mga anak. So far, yung mga anak niya, successful. Pero I'm so amazed, antibay niya. Widow, for the past 53 years, up to the last year, nagluluto pa siya. Yung mga regalo nila, galing sa kanyang sariling niluto. She single-handedly carried as a mother and a father to her 5 children. All of them finished their college education and live a blessed life. She was nourished. Alam niyo po, saan niya nakukuha yung kanyang lakas? Wala na po siyang asawa. Walang encouragement sa husband. She was nourished by the mass she attended and the word of God that she listens to every day. Ang naging lakas niya, sandigan, hindi lang sarili niya at kakayahan, ang salita ng Diyos at ang pagsisimba niya sa misa. She lived the life to the fullest. Tough, strong, yes. Yet gentle and loving. Yes, for her children. She lived the good life. Ito po yung dalangin ko sa ating lahat. Marami pong pagsubok na dumarating sa buhay natin. Siyan din natin inaasahan. Makakayanan natin yan. Hindi lang dahil sa kakayahan natin. Dahil sa Diyos, sa pananampalataya natin sa Kanya, at ang Kanyang salita na binubuhay natin sa ating sariling buhay. Ikapampangan, matibe. When we follow the Lord, hindi lang sana maging banal ang ating kalooban, importante din ay maging malakas at buo ang ating kalooban. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.